Another day, another mini vlog na naman po tayo, mga momshies. Good morning po sa inyong lahat. Maaga nga po tayong nagising today at nagmamadali nga tayo, mga momshies, dahil may narinig nga tayo nagpo-pot-pot. For the takbo nga ang person dahil nga akala ko ay maiiwan ako nitong mamang magpapandesal. Crave na crave pa naman ako sa mainit na pandesal, tapos bigla niya akong iiwan. Charis. Bumili nga ako ng halagang 30 pesos at idadamay ko na rin yung mga kasama ko sa bahay. Nakapagpainit na nga rin ako ng tubig sa takore at naisalin ko na nga din sa thermos at ngayon nga ay magkakape na ako. For the black coffee nga ang person dahil nga ayon sa mga matatalinong tao ay hindi nga daw healthy yung 3-in-1 coffee. Wow! Habang ako nga ay nagtitimpla ng kape, eh parang nami-miss ko nga yung kape na lagi kong iniinom kapag ako ay nasa analog. Charis. Mahigit isang linggo na rin kasi ako simula nung nag-resign ako sa trabaho at talaga namang nakaka-miss din naman talaga kapag ikaw ay pumapasok sa work. Sobrang laki naman kasi talaga ng pagkakaiba ng isang full-time mom at ng isang working mom. Kapag working mom ka kasi ay talaga namang limited lang yung time mo sa iyong mga anak dahil nga meron ka pang ibang responsibilidad sa iyong trabaho. Kailangan mong gumising ng maaga, kailangan mong maligo, kailangan mong mag-ayos at syempre dapat hindi ka malilate sa iyong trabaho. At syempre bago ka umalis ng bahay ay dapat i-secure mo muna yung kalagayan ng anak mo. Sino yung mag-aalaga sa anak mo, ano yung gagawin niya maghapon, tapos ano din yung mga kakainin niya. Di bali sana kung merong kakatuwang sa pag-aalaga tulad kung andyan naman yung asawa mo, eh paano kung katulad ko na wala naman yung asawa ko, nasa abroad siya. Sino naman yung susunod na pagkakatiwalaan ko sa pag-aalaga ng anak ko? Eh syempre yung nanay ko naman. Eh paano naman kaya kung hindi na rin kaya mag-alaga ng nanay ko dahil nga may sakit na siya at nahihirapan na rin siya dahil nga sobrang kulit na ng anak ko? Eh paano na lang nga ito? Nakakaloka nga talaga, mga momshies! Kung pwede nga lang talagang hatiin natin sa dalawa yung ating mga katawan para nga sabay natin magampanan yung pagiging nanay natin tapos yung pagtatrabaho natin sa work. Wow! Mabuti sana kung sapat yung dumadating na income sa atin at yung binibigay sa atin ng asawa natin para sa pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Eh paano kapag kulang at kailangan mo talagang tumulong sa pagtatrabaho dahil nga sa pagbabayad pa lamang ng kuryente at tubig ay talaga namang mamumulubi ka na? Sa kabilang banda naman tayo, mga momshies, alam naman nating lahat na ang pagiging full-time mom ay hindi naman ganun kadali. Maraming nga nagsasabi na parang sisiyo nga lang dahil nga wala ka naman ginagawa buong maghapon. Wala ka naman daw ibang gagawin, pagising mo pa lang sa umaga ay maglilinis ka na, magluluto, mag-aayos ng mga pinagkalatan. Maglalaba, mamamlansya, mag-iintindi ng anak, magpapaligo. Name it, lahat yan, ginagawa naming mga nanay. Walang pahipahinga, 24/7, walang sakit-sakit. Dahil nga ang kasabihan, kapag nanay ka, ay bawal ka daw mapagod. Woo! Kaya nga minsan mga momshies, ay hindi na nga din natin alam kung saan tayo lulugar. Pag iniisip nga natin yung ating mga bayarin ay hindi natin alam kung saan natin kukunin yung pambayad. Pero pag iniisip naman natin yung ating mga anak ay hindi naman natin alam kung sino ang mag-aalaga. Pero pasasaan ba at maglalakihan din naman ang ating mga anak? Hindi na nga daw natin mapapansin ay talaga magkakaroon na sila ng sarili-sarili nilang buhay at hindi na nga nila tayo kailangan. Kaya nga itong sakripisyo na ibinibigay natin sa kanila habang sila ay maliliit pa ay worth it naman. Kasi nga ito nga yung mga panahon na talagang kailangan pa nga nila tayo at talaga namang nakadepende pa sila sa atin. Bawat maliliit na desisyon nga talaga naman lahat ng kanilang ginagawa ay iaasa pa talaga nila sa ating mga nanay. Kaya nga lagi kong sinasabi din sa aking sarili na hindi ko naman talaga dapat panghinayangan ang pagtigil ko nga sa aking pagtatrabaho para lang sa aking anak. Wow! Ayan nga mga momshies, sa dinabi-dami ng aking pinagsasabi eh hindi ko nga namamalayan. Ako pala ay nandito na sa kwarto at ako ay nagtutupinan ng aking mga pinaglabhan. Kahapon din ako naglaba at hindi nga rin natuyo yung iba at talaga naman tuwing hapon kasi ay lagi na lamang umuulan. Buti na lamang at natuyo na rin lahat ngayon at ayan nga ay akin ang tutupiin at ayan nga't may bata nga nangungulit habang ako ay nagtutupi. Bawat ginagawa ko nga ay lagi yung nakabuntot sa akin. At lagi niya nga sinasabi na sobrang happy nga daw siya dahil nga lagi na kaming magkasama. Nakakatuwa nga kasi kahit bata pa lang siya ay alam niya yung mga ginagawa ko ay talagang ginagaya na nga din niya. Kaya nga kapag nag-video ako ay talaga namang nakikisama palagi. Maganda nga rin habang bata pa ay nakikita natin silang tumutulong sa mga gawaing bahay. Para nga hindi sila lumaking tamad at palaasa sa magulang. Wow!
At sa wakas nga ay natapos na rin ako sa aking pagtutupi at ilalagay ko na nga itong mga damit na to sa kani-kanilang mga drawer. Pagkatapos nga ay nagpunta naman kami ni Ellie dito sa terrace. Inuutosan ko nga si Ellie na gulatin niya si nanay, sabi ko nga ibigla niyang ikis. Ayan nga pala yung kasama naming dalawang matanda dito sa bahay, dalawang senior citizen. Kaming apat lang talaga yung nakatira dito sa loob ng bahay. O siya, hanggang sa muli, salamat po sa inyong panonood.